Good morning, mga plant lovers. May gagawin naman tayo sa umagang ito. April 23, early in the morning of Sunday. May gagawin tayong exciting activity dito sa ating gulayan sa paaralan. Okay? Kung napapansin ninyo, ito ang aming paaralan. Ibibiyo ko muna. Ayan, academic track yan. Ito naman ang aming TVL 3-story building. At saka yan ang science laboratory building. Na? Computer nandyan at saka science. Okay, ito lahat ay sa senior high school, mga plant lovers. Dito tayo focus sa 3-story building. Dito sa harapan ang ating gagawing exciting activity. So, hindi tayo tagal pa. Punta na tayo sa area para gawin na natin ang tinatawag nating exciting activity. Tara na! Ito po ang sitwasyon ng ating kamatis sa harapan ng TVL building. Kung ma-remember nyo pa yung unang video ko dito, itong mga kamatis sa harapan, kung napapansin ninyo, no, meron ditong sakit, no? So buwan na, magdadalawang buwan na, kung napapansin ninyo, wala na siyang mga kwan, mga yung top suits, no? Pinutol ko na lahat, pinutol ko na dahil sa yung problema doon, yung mag-blight ang young shoots. Ito lang nag-iisa, no? Wala, hindi nag-blight yung dito, top shoots ito, you know, wala. So patuloy ang pamumulaklak. Ayun, marami na siyang bunga dyan, oh. Pero yung iba, putol na. Yan, marami yan. Oh. Halos lahat. Mayroon pa dito pala, oh. Hindi pa naputulan. Yan, oh. Okay? Pero, parang dalawa yata na lang. Dalawang puno ang hindi naputulan. Lahat, pinutol ko na yung top shoots dahil sa blighting, no? So, kung talagang bakterya yon, patay na sana yan. Pero hindi. Hindi ko rin alam. Hindi bumaba yung sakit. Yung young shoots lang talaga, top shoots. So, pinutol ko, mas okay naman ang bunga. Pero hanggang dyan na lang, hindi na sila magbubunga pa ulit kasi wala nang namumulaklak. So, sa umagang ito, magkaroon tayo ng harvest kasi marami ng hinog, no? Okay, tingnan nyo dito. Diyan sa ilalim, okay? No, wow! Mapawaw ka talaga, mga plant lovers, oh. Si baba, meron. Okay, doon sa likod. Puntahan natin sa likod kasi mahirap dito. No? Okay. O, ito, oh. Wow! Meron. Maraming bunga pa, no? Maliliit lang sila. Okay? Makikita, mapapansin ninyo. Yan, oh. Ang daming bunga. Ako po'y nanghihinayang dahil wala na silang young shoots. Huh? Ayan. Okay. So, wow. Mapawaw ka talaga, mga plant lovers, sa ating kamatis dito. That's why ako po'y dito may mga hinog, no? Ayan. Nagpunta ko rito dahil may gustong bibili ng kamatis. Isang kilo lang daw. So, sa tingin ko, dapat na ibinta kasi marami ng hinog. Wow! Pero, alam mo, ang laki nito ay hindi katulad ng mga kamatis na sa likod ng building nito. Mas malalaki doon ang mga bunga ng kamatis. Dito, katamtaman na lang man ang laki. Pero, okay pa rin. Buti na lang, hindi ko binunot ito lahat. Kasi plano ko bunutin na lang dahil sa sakit. Pero
Sabi ko sa sarili ko, wag mo na, pabayaan mo yan, may mga bulaklak, baka maging successful yan, maging totoong bunga yan. So, ang iba nahuhulog, yung iba hindi, so yan ah. Pero alam mo, marami ditong mga, iwan ko kung sino, pipitasin nila yung mga maliliit na bunga pagkatapos paglaruan, siguro mga bata. Hindi masyadong secured kasi ang aming eskwelahan. Tula dito sa pitsay ko, may itinapon. Ito, yan ang ginagawa ng mga bata. Manguha, dito. May nahulog din. Marami, no? Paglaruan nila. Pero okay lang. Meron pa dito, nahinog na lang. Siguro matagal na itong pinitas, tapos tinapon kasi maliit. Ayan. So yan ang ating update. Mag-harvest muna ako. Nag-iisa na naman ako ngayon. So, antabayanan nyo na lang kung ilang makuha ko sa umagang ito. Kasi pipiliin ko lang yung hinog, no? Mga plant lovers, para kasya sa isang kilo. So, ito na po ang ating kuha, no? Sa umagang ito. Sa tingin nyo, no? Hindi siya tulad ng nasa likod yung nasa east-west. Ito condor kasi. Pero ganito, okay pa rin. Hindi ko alam. This is my first time nakatinim ng ganitong kamatis. Kasi bigay ito libre sa gobyerno. Okay na lang. Meron pa, no? Okay, ayan, no? So, ito lahat ang nakuha natin. Marami na. Karabihan, hinog. Kasi pinarami ko yan. Alam mo naman, may sakit ang ating kamatis. Buti na lang mayroon pang ganito karami nakuha. Tingnan natin kung ilang kilo ang lahat ng ito. Okay. Meron tayong nakuhang 1.6. Wow. No? 1.6. Hindi ko alam. Ubusin ba ito ng nag-order sa akin? Kasi isang kilo lang. Baka makita niya. Okay na okay siya, kunin niya ito. Anyway, this is only 90 pesos, no? Baka kunin niya lahat. So, ito ang update sa ating kamatis sa umagang ito. At least may nakuha rin tayo. Marami pa dyan, no? Kung mapapansin niyo, marami pa yan. Marami pa tayong makukuha dyan, basta hindi lang yan paglaruan ng mga bata dito. Lalong-lalo na Sabado at saka Linggo, walang pasok. Minsan mga estudyante, pag dadaan dito sa gilid, kukuha. Ayan lang. Hindi natin babantayan. So, wala naman silang, lalo-lalo na pag hindi agri-crop students yon. Marami kasi kami dito. May small engine, may beauty care. So, wala silang pake kung anong madadamage dito. So, ang ating update, sabay ko na lang yung mga bayabas natin. Oh. Malalaki na. Doon rin. Pero alam mo, maraming dahon na napuputol dito dahil sa pagdadaan yung mga estudyante, pupunitin yung mga top shoots din. Yan ang problema. No? Walang madisiplina mga bata. Minsan, palagi nating pinaalalahanan. Yan lang po ang update at first harvest sa ating kamatis na nagkasakit yung ano. Hindi ko alam kung anong sakit yon. Basta yan. At least, kahit pinutol ko yung top shoots lahat, halos lahat, may dalawang puno lang hindi, at least namumunga pa rin sila. At lumalaki yung bunga dahil wala na, napropro na sila. Maraming salamat po sa ating or sa inyong lahat sa panonood sa videong ito. Thank you.